Nahihirapan ka bang magpapayat o mag-diet? Ngayon, tatalakayin natin ang isang interesting na topic. Ako nga pala si Christina, isa akong nurse. And yung topic natin ngayon is paano magsimulang mag-fasting at mag-low carb diet. At ano yung mga klaseng diet pa? Tatalakayin natin to para lang sa inyo. Pero bago yan, please like, subscribe at comment at please suportahan nyo kami sa ating journey. Ngayon, magsisimula na tayo. Tara! Ang low-carb diet ay isang uri ng dietary regimen kung saan ang layunin ay bawasan ang pagkakaroon ng carbohydrate sa iyong pagkain. Ito ay naglalayong mapababa ang konsumo ng asukal, tinapay, pasta, patatas at iba pang pagkain na mataas sa carbohydrates. May ilang uri ng low-carb diet na maaaring pagpilian at ang mga ito ay nagmula sa pagkakaiba-iba ng dami ng carbohydrates na pinapayagan sa bawat isa. Ketogenic diet o keto, ito'y isang napakababang carb, mataas na taba at may katamtamang protina na pandieta. Layunin nito na ilipat ang katawan mula sa paggamit ng carbohydrates bilang pangunahing pinagkukuhanan ng enerhiya tungo sa ketones. Atkins diet, binubuo ng apat na yugto kung saan sa bawat yugto nagbabago ang dami ng carbohydrates na pwede mong kainin. Low carb, high fat. Ang pangunahing layunin ay bawasan ang carbohydrates habang nagmumula ang karamihan sa enerhiya sa mga taba. Karaniwan din itong may mataas na protina. Paleo diet, bagaman hindi ito eksklusibong low-carb diet, itinatampok nito ang pagkain ng mga pagkain na kinakain ng ating mga ninuno tulad ng karne, isda, gulay, prutas at mga natural na fats. South Beach diet, ito ay may tatlong yugto. Sa unang yugto, binabawasan ang carbohydrates at itinututok sa pagkakaroon ng masustansyang mga pagkain. Ang fasting naman ay isang pamamaraan ng pag-aayuno o hindi pagkain para sa isang tiyak na oras. Ito'y maaaring isagawa para sa iba't ibang layunin at may iba't ibang uri ng fasting. Narito ang ilang uri ng fasting. Intermittent fasting, ito'y isang uri ng fasting kung saan may mga tinatawag na eating window at fasting window. Halimbawa, maaaring kumain ang tao sa loob ng 8 oras at mag-fasting na natitirang 16 na oras. 24-hour fasting. Halimbawa, maaaring mag-umpisa ang tao ng pag-fasting pagkatapos ng hapunan at hindi kakain hanggang sa parehong oras kinabukasan. 36-hour fasting. Halimbawa, maaaring magsimula ng fasting pagkatapos ng hapunan at hindi kakain hanggang sa sumunod na umaga. Water fasting, ito ay ang pag-inom lamang ng tubig sa buong panahon ng fasting. Ang pagpapasya ng mag-fasting at sundan ng isang low-carb diet ay maaaring magkaroon ng ilang potensyal na benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilang mga pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang pumipili ng kombinasyon na ito. Pagpapababa ng timbang. Ang pagsasanib ng fasting at low-carb diet ay maaaring magkaroon ng synergistic na epekto sa pagpababa ng timbang. Ang paglimita sa carbohydrates at ang fasting ay maaaring magtulak sa katawan na gamitin ang stored na enerhiya kasama na ang taba. Regulasyon ng asukal sa dugo. Ang low-carb diet ay naglalayong mapababa ang mga antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagpapabawas ng carbohydrates. Ang fasting naman ay maaaring magtulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity at regulasyon ng asukal sa dugo. Paggamot sa insulin resistance. Ang fasting at low-carb diet ay maaaring makatulong sa pag-address ng insulin resistance, isang kondisyon kung saan ang katawan ay hindi mabuti na nagre-respond sa insulin. Autophagy. Ang fasting ay maaaring magsanay ng proseso ng autophagy kung saan ang katawan ay nagtanggal ng mga sira o hindi kailangang selula. Ito ay isang bahagi ng natural na mekanismo ng pangangalaga sa sarili ng katawan. Inflammasyon. Ang pagsunod sa low-carb diet ay pag-ayuno at maaaring makatulong sa pagpapabawas ng antas ng systemic inflammation sa katawan. Habang may mga potensyal na benepisyo, mahalaga pa rin ang pagkaroon ng maingat na balanse at konsultahang propesyonal sa kalusugan bago simulan ng anumang bagong pandieta o regimen. Narito ang ilang mga halimbawa ng pagkain na maaaring kasama sa isang low-carb diet. Baka,
manok, baboy at iba pang mga uri ng karne. Salmon, tilapia, tuna, hipon at iba pa. Itlog, lutuin sa iba't ibang paraan tulad ng hard-boiled, scrambled o sunny side up. Gulay, broccoli, spinach, kalye, asparagus at iba pang breading. Mga natural na fats tulad ng olive oil, nyog na langis, mantikilya at mga nut butter. Nuts at seeds, almonds, walnuts, chia seeds, flax seeds at sunflower seeds. Mga pagkaing mataas sa carbohydrates, tinapay, pasta, kanin, patatas at mga matamis na pagkain. Mga berdeng prutas tulad ng avocado, berries at iba pang prutas na may mababang carbohydrate content. Ang konsultasyon sa isang doktor bago simulan ang fasting at low-carb diet ay napakahalaga dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang bawat tao ay iba't ibang may pangangailangan at kalusugan na maaring hindi makatugma sa lahat ng uri ng dietary regimen. Ang doktor ay maaring magbigay ng insight kung paano ito magiging naaangkop sa iyong kalusugan. Kung mayroon kang anumang medikal na kondisyon tulad ng diabetes, hypertension o iba pang mga sakit, ang doktor ay maaaring magbigay ng payo kung paano maaaring makapekto ang fasting at low-carb diet sa iyong kalusugan at kung paano ito maaaring i-adjust. Ang ilang gamot at mga medikal na kondisyon ay maaaring makapekto sa drastic na pagbabago sa pagkain. Ang doktor ay maaaring magbigay ng payo kung paano i-manage ang iyong mga gamot sa ilalim ng bagong dietary regimen. Ang doktor ay maaaring magbigay ng mga kritikal na suhestyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong kalusugan bago at habang ikaw ay sumusunod sa fasting at low-carb diet. Ito'y para sa maayos na pag-monitor at pag-aalaga sa anumang posibleng issue. Ang pagkonsulta sa doktor ay makakatulong sa pagbuo ng balancing dietary plan. Ang sobra-sobrang pagbawas ng carbohydrates o sobra-sobrang fasting ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa kalusugan. Ang personal na kalusugan ay isang individual na bagay at ang konsultasyon sa doktor ay nagbibigay daan para sa pinakamahusay na payo at gabay sa pagpili ng tamang pandyeta na naaangkop sa iyong pangangailangan at kalusugan. Maraming salamat sa pag-join. Kung nahanap mong video na ito na may pamagat na fasting at low-carb diet, paano simulan? Nakapaki-pakinabang? Huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe, i-share. Samahan mo kami sa paglalakbay sa landas ng kalusugan.